Hello, Megalove! Shout out, everyone! Today's vlog is nais ko lang mag-share ulit ng Word of God, ng isang devotional na lagi kong binabasa, yung isang devotion or devotional mga maiiksi lang. So, guys, nais kong ibahagi sa inyo yung about invitation to love. Yun yung aking ano ngayon is invitation to love. So, guys, sabi dito sa 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, yan yung ating topic today na yung about invitation to love. At ang ating Bible verse na kalakip dito sa ating tema na invitation to love is sa 1 John 4:7. At ulitin ko pagbasa, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, thank you, Lord. Yan yung ating mensahe today. So, sabi dito, isang kakaibang imbitasyon upang maging bahagi ng isang love story ay naipagkaloob mahigit 2,000 taon. Yung nangyari sa cross, di ba? 2,000 years ago. So, na ang nakaraan, so ulitin ko, isang kakaibang imbitasyon upang maging bahagi ng isang love story ay naipagkaloob mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. So ito ay imbitasyong nagmula sa Diyos na inihatid mismo ng kanyang anak at tinatakan ng banal na dugo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, God is inviting us to be part of His love story. So, di ba? May mga taong nag-aakalay, nagmamahal sa kanila. Ngunit ang totoo, narito ang imbitasyon para sa lahat ang maging bahagi ng kwento ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kumaga, alam nyo yung sinasabi, paano nag-invite ang Lord? Di ba? Create nga niya ang mga tao. Dahil tayo yung mismong ginagamit niya na mag-invite sa mga tao. At ipapakilala ang Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dahil yun nga, through His love, dahil sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin, ay tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun nga, pagka tinanggap natin ang Panginoon Diyos, tanggapin natin siya sa our Lord and Savior, yun, magkakaroon tayo. Ang simple lang, di ba, na tanggapin lang natin siya. Yun lang ang gagawin natin, tanggapin natin siya, maniwala tayo na siya ay Diyos, na siya ay ipinanganak na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, nagkatawang tao siya, then na napako sa cross, namatay at inilibing, at after 3 days siya ay nabuhay at umakyat ulit sa langit. Yan, kung everyone of us I believe na alam natin yun na after 3 days he rose again, bumalik siya sa paanan ng Diyos, di ba? Nasa Biblia makikita mo natin yan. And then yun nga, dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, so God kumbaga, inaalay niya yung buhay niya. Yan yung sobrang pagmamahal ng Diyos na talagang inialay ang kanyang buhay para yun yung para lang sa ating mga makasalanan na mga tao. So God is inviting us to be part of His love story. Ngayon nga, ulitin ko, may mga taong ang akalay walang nagmamahal sa kanila. Ngunit ang totoo na rito ang imbitasyon para sa lahat na lahat ang maging bahagi ng kwento ng pag-ibig ng Diyos. God is inviting us to participate in promoting His love story. Ang isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat manahimik. Isinasalaysay niya ang kanyang karanasan ng ibigin siya ng Diyos. Dapat na maging active, promoter siya ng love story ng Diyos para sa ibang hindi pa nararanasan at naunawaan ang kwento ng kanyang pag-ibig. Ang mga Kristiyano'y inaasahang magiging creative at innovative in presenting the gospel. The love story of Christ upang umakma ito sa kasalukuyang panahon. So God is inviting us to write our own love story. Yan. So nais ng Diyos na humabi tayo ng ating sariling kwento. Kumbaga, gumawa din tayo ng ating sariling kwento ng pag-ibig. Ang pattern ng mga kwento ng pag-ibig na ito ay nababatay sa pag-ibig ng Diyos na hinahabi sa pamamagitan ng karanasan, ng tulong ng banal na espiritu, at ang uri ng pamumuhay na naipapakita sa pamamagitan ng gawa. Ito'y mga kwentong naglalaman ng pagpapatawad, kagandahang loob, pagtulungan, kapayapaan, at pagkakapatiran. Ayan, so, yan yung
aking maiksing ano ngayon, sharing about invitation to love. 'Di ba? Yung una is ano, yung una kong isinasayo sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, at ito naman invitation to love. So kung mararanasan talaga natin yung pagmamahal ng Diyos, kumaga minsan kasi hindi natin alam, na akala natin yung pagmamahal na nararamdaman. Kasi iba yung pagmamahal na nararamdaman ng tao. Iba din yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Kasi kung yung pagmamahal kasi ng tao is limited. May limit. Mahalin mo ako, mahalin din kita. Ganon sa tao. Pero sa Lord, anak, magsisi ka lang. Kasi nga, unang nagmahal sa atin ang Diyos. Una niya tayong minahal. Una niya tayong minahal kaysa sa atin. Kasi, yun na nga, yun yung kaanuhan ng Panginoon, na sobrang napakabait at napaka maawain ng Diyos, na kahit makasalanan tayo, nandoon pa rin yung pagmamahal niya. 'Di ba? Sabi ayan, sabi dito sa 1 John 4:19, we love because he first loved. So unang nagmahal sa atin ang Diyos bago tayo nagmahal. Pero grabe. Sabi nga dito sa last na ano, na ang pagmamahal is dapat din may ano yan, may kasamang gawa. Hindi lang yung ay mahal kita pero hindi naman nakikita sa gawa, ano? Gaya ng pinapatawad kita, mahal kita, pinapatawad kita dahil mahal kita. At dahil nga pinapatawad kita dahil mahal ko ang Diyos. Kumbaga hindi kita pinapatawad dahil mabuti ako or nagmumula sa akin yon, kundi patawarin natin ang tao dahil mahal natin ang Diyos. Dahil yun yung nais ng Diyos eh. Dahil yun yung nais ng Diyos, na magpatawad tayo. At yun nga, yung kagandahang loob na ipinapakita natin sa kapwa natin, yun ay nagmumula, yan ay isang, yan yung isang uri na pagmamahal din natin sa Diyos. Kasi hindi tayo makapag, kumbaga, sabi nga, hindi tayo pwedeng magbigay ng mga bagay kung wala tayo. For example, yung pagmamahal, paano tayo magmahal ng ibang tao kung kung wala tayo nun, no? Na hindi nga natin alam mahalin ang sarili natin. Ako talaga hindi ko maintindihan dati na mahal ko naman sarili ko, pero akala ko lang na mahal ko ang sarili ko. Hindi ko na iniisip kasi yung sarili ko, which is dapat na anuhin din natin yung sarili natin. Hindi naman masama na unahin din natin minsan yung sarili natin. Kasi minsan, hindi kasi mahal ko ang pamilya ko, ganito, bla bla bla, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, which is wrong. Minsan wrong na. Dahil nakakalimutan na natin yung sarili natin. Hindi nga tayo makapag-ipon dahil puro tayo tulong, puro tulong. Hindi naman masamang tumulong. Pero isipin mo muna ang sarili mo. Kasi paano ka kung ikay magkasakit, paano naman tayo, no? So, mahirap, mahirap. So, kailangan din mahalin muna natin yung sarili natin. Dahil kung wala tayo noon, paano tayo mapagbigay ng pagmamahal sa iba kung di wala tayo noon, no? And then, sabi pagtutulungan. Ang pagtutulungan ay isa sa isang uri din ng pagmamahal, no? And then, yun nga, dahil nga, ang ating modelo is si Jesus, yung ang Panginoon. So, gawin nating laging modelo na ito yung nais ng Diyos, ito ang Diyos, ito yung karakter ng Diyos, ito yung ugali ng Diyos na kailangan ko rin sundin. Bilang isang mananampalataya, yun talaga dapat na magiging Christ-likeness tayo. Dahil Christian, ano ba ang Christian? Diba? Christ, diba? It means Christ, si Christ yan. Si Christ yan, yung si Christian yan. Christian, it's like Christ. Mananampalataya, follower. Mananampalataya tayo, follower ni Jesus. Yun yun. Then, kapayapaan. Kasi yun na nga. Kung wala tayo, kung meron tayong trust din sa Lord, meron tayong pagmamahal na nagmumula sa alam natin na mahal tayo ng Panginoon, kahit sabihin pa man ng mundo na hindi ka mahal ng mga tao, ganito, ganyan, ganyan. Pero, kung alam mo na may Diyos ka, na alam mo na nagmamahal sa atin, hindi ka malulungkot. Hindi ka magsi-self-pity na, sasabihin, walang nagmamahal sa akin, which is hindi yan totoo. Yan lang, gawa yan ng kaaway, which is yun yung binubulong sa atin ng kaaway. Dahil ang kaaway, pumunta dito sa lupa to kill and destroy sa ating joy na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kumbaga, ang Panginoon pumunta dito sa lupa upang magbigay ng buhay, magbigay ng kaligayahan. Di ba yung earth na ginawa ng Panginoon, create ng Panginoon, bago niya tayo create tayo mga tao, bago niya tayo gawin ang mga tao, bago niya tayo create, hinanda niya na muna ang ano, paglagyan ng mga tao. Di ba? Makikita natin sa Genesis, dyan sa lumang tipan, makikita natin yan, na kung paano sa Exodus, meron din. So, makikita natin dyan yung kung paano inihanda ng Panginoon. Di ba? God created the heavens and the earth. Bago niya tayo i-create, create niya muna yung mundo, ni-ready niya, may mga makakain na, may mga lahat-lahat meron na sa mundo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Pero
Yun nga, hindi natin nare-recognize, puro tayo trabaho, puro tayo busy, no? Busy tayo sa gawain pang mundo. Pero about Jesus, about spiritual, hindi natin pinapansin. Pag may problema tayo, Lord, bakit mo pinapabayaan? Si Lord ang sinisisi minsan pag kami mga problema, which is, hindi mo kaya sisihin ang sarili mo, no? Hindi natin, kasi kagagawan ba ng Diyos yan? Sasabihin, makapangyarihan ka naman, Lord, bakit mo hinayaan? Yeah, hinahayaan minsan ng Panginoon yung mga bagay-bagay. Hindi lang minsan, hinahayaan ng Panginoon yung mga bagay-bagay na mangyayari sa buhay natin para matuto tayo. Para ma-learn tayo ng isa, para ma-learn tayo sa mga lesson na mga nangyayari sa buhay. Kaya huwag nating sisihin ang Panginoon na bakit Lord ganito? Kagagawan mo 'yan, bakit ang Lord natin, bakit ang Panginoon ang sisihin mo is kagagawa natin 'yon. Yan yung mga consequences sa mga bagay-bagay na ginagawa natin ng na mali o sa mga bagay-bagay na hindi natin isinasama ang Diyos sa mga plano natin, which is kasi ang Diyos nag-create sa atin eh, which is ibalik sana natin yung honor, yung valor, yung glory, yung glory sa Lord. Dapat ibalik natin yun dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, di ba? Pero sinisit aside natin ang Diyos. Nakakalimutan natin na may Diyos tayo. Saka lang natin maalala ang Diyos pag may problema tayo. Which is hindi dapat. Which is sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you, di ba? Yun nga, na uunahin muna natin ang Diyos dahil ang mga bagay-bagay eh, sabi nga pa diyan sa Matthew pa rin na ang mga lili nga, ang mga bulaklak, mga bulaklak sa labas, sa diyan lang sa ano, tumubo nga sila na walang nag-aalaga. Tayo pa kaya napakahalaga ng buhay natin para sa Panginoon? Napakahalaga ng buhay natin sa Panginoon. Dahil yun nga, isinakripisyo yung kanyang buhay para lang sa ating mga anak niya. Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang buhay, kaisa-isang anak. Isinakripisyo ng Diyos yung kaisa-isang niyang anak para lang maligtas tayo sa mga sa kasalanan, sa kamatayan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. This is hindi nakikita ng tao. Kumbaga, nagpapasalamat lang ang tao pagka maayos ang buhay, hindi naalala ang Diyos. Pero pagka may mga problema, may mga ano, Lord, tulungan mo ako. Saka lang, pero okay lang din yan kasi doon, napaka-precious sa Panginoon pagka tinatawag mo siya every time na may problem. Kaya, hinahayaan din minsan ng Diyos na magka-problema ang tao para maalala natin siya. No? Di ba natin naalala na ano yun? Na, oo nga, ano? Na kaya pala, minsan hinahayaan ng Diyos na subukin tayo para maalala natin na may Diyos tayo na mas nakakaalam, na nagmamahal sa atin at nag-i-invite sa atin na tayo tumawag sa kanya lagi kasi tatay natin siya ng ano eh, spiritual father natin siya eh. Kung meron tayong tatay dito sa mundo, meron din tayong spiritual father sa heaven. So, yan yung ating spiritual father, yung ating Panginoong Diyos. So, guys, hanggang dyan lang. Sana meron tayong natutunan o may naintindihan ng konti dito sa sinishare ko about sa 1 John 4:7 na mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang lahat ng umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, hanggang dyan lang guys. May galang shout out everyone. Thank you so much for always watching my videos. God bless us all and I love you guys. Bye!